Mula sa aming first car camping sa Gulugod Baboy, sinundan namin ito ng camping by the beach sa Pangasinan. Nagsimula ang aming biyahe mula Tondo patungong Endex. Dito kasi ang napagkasundo ang meet-up place ng mga makakasama namin. Habang inaantay namin sila sa Shell Balagtas, kumain na muna kami. Pagkatapos nun, pagdating nila, bumiyahe na rin kami kagad papuntang Pangasinan. Mula sa NLEX Balintawak, nag-exit kami sa bandang Pampanga, kung saan doon naman ang entry ng SETEX. Sa SETEX naman, diretso lang din yun hanggang makarating kayo sa Tarlac. At doon din naman ang entry ng TPLEX. Napakasarap talaga mag-drive dito sa SETEX at TPLEX. Dahil sa luwag ng kalsada, hindi mo nga mamamalayan na malapit ka na sa pupuntahan mo. Inaantok pa rin ako. Antok. Nag-exit kami sa TPLEX Binalonan. Ang una kasi naming destinasyon ay ang Our Lady of Manaoag, which is halos 30 minutes lang ang layo pagka-exit mo ng expressway. Pagdating namin sa Manaoag, pinabless na rin namin si Proby. Sa pagkakaalala ko, walang bayad ng pagpapabless dito. Pero meron din naman donasyon na naaayon sa kalooban mo. Pagkatapos namin magpabless, bumiyahin na kami ulit. Dahil mula Manaoag, ang susunod namin na destinasyon ay ang Kilometer 388 Beach Resort sa Agno, Pangasinan. What's up? Diga. Mahigit sa 3 oras din ang biyahe namin mula Manaoag hanggang Agno ng Pangasinan. Ang akala ko nga nung una ay halos 1 oras lang ang biyahe dito. Dahil kung titignan mo sa mapa, parang magkalapit lang naman sila. Pero ang totoo niyan, nasa 170 kilometers din ang distansya ng dalawang bayan na ito. Pero kahit mahaba ang biyahe, maaaliw ka rin naman sa pagmamaneho dahil sa ganda ng Pangasinan, lalo na sa mga tulay at mga puno sa daan. After na mahigit 3 oras na biyahe, may madadaanan naman na rough road. Kinaya naman namin kahit naka 4x2 lang kami. At sa tingin ko nga, kaya din ang sedan dahil may nakasabay pa kami ng Civic papunta rin sa resort. Pero syempre, pag sedan, medyo challenging na siguro dahil may parte din na matataas ang lubak. Isa siyempre sa palatandaan na malapit na kayo kapag katabi na ng kalsada ang tabing dagat tulad nito. Dangapon po. Pagdating namin, halos tanghali na din. Kaya sa gutom ko, hindi ko na na-videoan yung mga niluluto namin. Malinis at maganda ang beach nila dito. At sakto ang pagpunta rin namin, walang ibang bisita kundi kami lang. Kinahaponan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya sinamantala na namin ang pagkakataon na maligo sa dagat at sa ulan ng sabay. Napit kami ng ulan! Kira yung ano namin? Tarp. Kami enjoy pa din. Tila ng ulan, nagbanlaw na kagad kami. Tapos sinimulan na rin namin kagad pagluto ng hapunan.
tulong-tulong kami lahat sa pagluluto dahil na rin sa dami ng aming binaon. Alam niyo naman, medyo takot kasi tayo magutuman. Dapat pala nag-picture muna ako. Pagkatapos kumain, syempre, socials na! Cheese po, soy! Kasi marami na siyang time eh. At pagkatapos ng maraming kwentuhan at tawanan, syempre, kailangan na rin magpahinga at matulog. Pagising namin ng umaga, nag-almusal na kaagad kami at nagligpit na ng gamit. Kailangan na kasi namin umalis dahil may pasok na yung ibang kasama namin at kami naman ay babiyahe papapuntang Bolinao. Nga pala, kung gusto niyo rin pala pumunta rito, pwede kayong mag-message sa FB page nila na Kilometer 388 Beach or contact nyo na lang sila via cellphone na nasa description na din yung contact number ni Kuya Romel. Siya kasi nag-assist din sa amin nung pumunta kami rito. Mula Agno hanggang Bolinao, nasa 2-3 oras din ng biyahe. Depende sa traffic. Sa experience namin, nasa 2.5 hours din yung biyahe namin dahil medyo traffic pag Sabado. Mapapayo ko nga pala na dapat siguraduhin din halos puno lagi yung fuel tank natin. Kasi habang bumabiyahe na kami papuntang Bolinao, medyo kabado ako dahil wala na akong masyadong nadadaanan na gasoline station nung malapit na kami sa mga beach. Parang may ilog daw nun. Ayan oh, ang ganda. Tanghali na rin kami dumating sa Bolinao. Dahil nga Sabado, as usual, medyo maraming tao. Mabuti na lang may nakita kaming spot na pwedeng pestoan. Hindi siya front beach pero payapa naman dahil malayo kami sa karamihan na tao. Pagdating namin, nag-lunch lang kami, tapos relax na. Ito lang naman madalas yung hinahanap namin pag nagta-travel kami. Yung tipong magandang lugar, tahimik, sariwang hangin, tapos sama mo pa ng ganito kagandang babae. Siyempre, mawawala ba naman ang sunset by the beach sa ganitong kagandang lugar? Tiyempo din na marami na rin nag-uwian, kaya konti na lang ang tao pagpunta namin sa beach. Dagat dito hindi malalim, kaya saktong tampisaw lang ang magagawa mo rito. Pero dahil nga mababaw at may mga batong malalaki, sakto naman na pwede kang umupo na lang habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Dito pa kami. Dito kami sa Bolinao. Malamang pangit yung audio nito kasi nabasa yung... Kaya dapat hindi muna tayo mag-record. Kaya dapat hindi muna tayo mag-record. Thank you.
Taverna. Okay, maganda. Iba yung enjoy niya. Iba lang, iba yung excitement. Babato nga lang sa inalim, pero okay naman, maganda. Paglubog ng araw, nagbandaw lang kami, tapos nagluto at kumain na kami ng hapunan. So, our food for tonight, tonkatsu, ramen, bacon, saka tonkatsu, Japanese, diba? Japanese, saka US. Kain! Pagkatapos namin kumain, inabot na naman kami ng malakas na ulan. Medyo nabasa ng konti yung tent. Pero okay lang dahil yung ulan din naman ang nagpalamig ng hangin nung gabi na. Pagising namin kinaumagahan, okay na ulit ang panahon. Kaya nagluto na kami ng almusal at kumain. Maya-maya lang kasi ay babiyahin na ulit kami sa susunod na aming destinasyon. Ang susunod at huling pinuntahan namin dito sa Pangasinan ay ang Bolinao Falls. Wala rin ito sa original na plano pero dahil medyo malapit lang siya dito sa mga beach resort, ay sinama na rin namin siya bilang side trip. Nasa higit 15 kilometers or 50 minutes na biyahe mula Patar hanggang sa falls. Para sa amin malapit na siya dahil bihira lang naman kami makapunta sa Pangasinan, kaya sinulit na namin. Bago kayo makarating sa Bolinao, may madadaanan kayong outpost at doon na rin kayo magbabayad ng nasa 40 pesos per head bilang environmental fee at registration fee. Pagdating namin sa falls, doon lang namin nalaman na hindi pala magkakarugtong ang bawat falls at magkakahiwalay din ang bayad sa entrance na nagkakahalaga ng 20 pesos at 100 pesos naman sa parking sa pagkakaalala ko. Siyempre, inuna namin puntahan yung Bolinao Falls 1. Kaya lang, sobrang dami ng tao kaya nagpicture-picture na lang kami at umalis din kami kaagad. Sa pagtanong-tanong namin, minsan mas kaunti daw ang tao sa Falls 2 and 3. Kaya sinubukan na rin namin puntahan since andun na kami. Pagdating namin sa Falls 3, medyo tama nga ang sabi ng mga lokal. Hindi nga ganong karami ang tao kumpara sa Falls 1. Kaya minabuti na namin na dito na kami magtampisaw. Pagkatapos namin mag-falls, nagmerienda na kami bago sumabak sa biyahe. Malayo-layo din kasi ang biyahe mula Bolinao hanggang sa Manila. Actually, inabot pa nga kami ng mahigit sa 8 oras dahil sa traffic at mga stopover namin, pero sulit naman dahil masaya. Dito na rin natatapos ang paglalakbay namin sa Pangasinan. Sana ay nagustuhan nyo ang video and pakihit na rin ang like and subscribe button. Hanggang sa muling paglalakbay, ciao!